Hi guys! Today, magsasagot lang tayo ng two applications ng angle of depression. This is under trigonometry. So, let's get started. A jet A is flying above two ships B and C, which are 18 kilometers apart. If the angles of depression of B and C from A are 60 degrees and 32 degrees respectively, find the height of the jet from the sea level. So, nabura pala yung dito. Ang first na gagawin natin kapag ganito is i-drawing natin. So, let's say ito yung jet natin. So, wow, ang ganda. So, kunwari yan na yung jet. And may two ships daw. Siyempre yung ships is nasa baba. So, let's say ito yung B and C. And they are 18 kilometers apart. So, ayan. Next. If the angles of depression of B and C from A are 60 degrees and 32 degrees. So, kapag ganyan, angle of depression, take note the word from. So, from A. Kasi, kung ano yung dun tayo gagawa ng angle of, kung angle of depression ba yan, or elevation. So, in this case, depression. So, first na gagawin natin, ito yung A, gagawa tayo ng horizontal line doon. Next, connect natin yan sa C and sa B. Next, saan ba dyan yung angle of depression na perform ng B and C? So, andito yan. Eto and eto. Kasi ang angle of depression is na perform below the horizontal. So, eto yung 60 degrees, 32 degrees. And ang hinahanap, yung height. So, eto yung height. Let's say, this is H. Paano ba natin ito mahanap? First thing, since this is horizontal and this is vertical, magpo-form yan ng right angle. Ang sum is 90 degrees. Therefore, this angle is 58 degrees. Same dito sa kanan. Magpo-form yan ng 90 degrees. Therefore, this is 30 degrees. And now, pwede na natin to i-split. Basta ang sum is 18. Let's say this is x. Therefore, this is 18 minus x. Now, pwede natin siya split into 2. Right triangle. So, let's say ito. And ito. Yan. So, this is h. This is 18 minus x. X. H, 30 degrees. And 58 degrees. Paano ba natin ito isa-solve? We will use tangent. Bakit? With respect to this angle, we have opposite side over adjacent towa. So, same din dito. Tangent of 30 is equal to opposite side over adjacent side. So, we have tangent of 58 degrees. 18 minus x over h. Kasi opposite side over adjacent side. Same dito. Tangent 30 degrees is equal to x over h. Now, we will solve for x. Bakit x? Bakit hindi y? Bakit hindi h? So, makikita nyo bakit. So, cross multiply muna natin. We have 18 minus x. Dito naman is x equal to h tan 30 degrees. So, pasensya na po kung maingay. Next, makuha natin yung x. Pwede natin ilipat. And ito, ilipat din natin. We have ayan. So, pareha sila in terms of x. Bakit nga in terms of h? Bakit in terms of h ang kukunin natin? Kasi, pwede natin ito equate na dalawa and we can solve for h. So, equate na natin sila. Minus h tan 58 degrees is equal to h tan 30 degrees. So, ayan, malapit na tayo. So, ikabila lang natin to, maging positive. Plus, so binibilisan ko na lang, pasensya na. And we can factor out h. So dito na tayo. We have 18 is equal to h tangent 58 degrees plus tangent of 30 degrees. Now we can divide both sides by this expression. Etong tangent 58 degrees. Ito, mawawala lang naman yan. And sa kabila, tangent of 58 then plus tangent of
30 degrees. So, solving for h, calculator na lang natin to. 18 over tangent 58 degrees plus tangent 30 degrees. So, dapat naka-degree mode. We will get approximately 8.27. And that is kilometer. So, ayan na yung height ng jet. A ray of sunlight casts a 32-meter long shadow of a tower at an angle of depression of 47 degrees. Later, the angle of depression becomes 32 degrees. Find the length of the shadow. So, first drawing natin. So, let's say andito yung tower. So, ganyan. And andito yung sunlight. Next, sabi daw, nag-cast na shadow na 32 meter. So, ayan yung 32 meter. Kunwari, ano yan? Straight. Next, nagka-form daw ng angle of depression. So, saan ba yung angle of depression? Siyempre, dito sa taas. Kasi, impossible naman dito. So, dito. So, ang first na gagawin natin is, gawa tayo ng horizontal line. Sabi ko nga kanina, laging gagawa ng horizontal line. Next, angle of depression. Saan ba yan? Siyempre, yung sa baba. Ang gagawin natin is, aanoin muna natin to. Yan, i-connect natin yan sa 32 meter na shadow. So, eto yung 47 degrees na angle of depression. Next, later, the angle of depression become 32 degrees. Find the length of the shadow. So, magiging 32 degrees yan kapag kumaba tong ano. So, sige, drawing na natin. So, ayan. Kunwari, straight yan. So, naging 32 degrees na lang daw yung angle of depression. Ang hinahanap, yung bagong length ng shadow. So, basically, ang hahanapin natin is yung itong distance plus ditong distance. So, we will let it as x. Now, paano na natin to gagawin? So, gamit yung concept ng math, yung kapag mayroon tayong parallel lines and may isang transversal line, yung angle, yung interior angle nila are equal. So, let's say ito, ang yan angle is equal dito. Let's say naman itong angle na malaki, the same lang yan dito. As long as, parallel lines. Therefore, dito, di ba 47 to, ito pala is 47 din. Same dito, kung 32 degrees yan, 32 degrees din to. Diba? So, ayan yung gagamitin natin. Next, we will let it as h. And we will solve for h first. Kasi para mamaya makita nyo. So, now, gawa tayo ng right angle kasi right angle yan. And mag-focus muna tayo dito sa maliit na triangle. So, using tangent, kasi meron tayong opposite side over adjacent side. We have h over 32. So, ayan. Solving for h, we have cross-multiply lang. Meron na tayong value ng h, which is approximately 34.32. Next, ang kukonsider naman natin yung malaking triangle. So, using again that tangent of 32 degrees is equal to h over, this time, ito nang i-consider natin na adjacent side, which is 32 plus x, and we will solve for x. And meron na tayong h, di ba yung h is 34.32. And solving for h, pwede natin muna i-cross multiply, we have 32 degrees plus x tan 32 degrees is equal to 34.32. And now, x yung hinahanap natin. Lipat ko to, magiging negative 32 degrees plus 34.32. And solving for x, divide both sides by 32 degrees. So, lahat to, divide ko lang siya sa 32 degrees. And makukuha natin yung value ng x. So, set nyo na lang sa degree mode yung calculator. 22.92 meter. So, eto lang yan. Pero ang hinahanap natin is
yung buong length ng shadow kapag 32 degrees. So, ang final answer natin is 32 plus this value of x, 22.92. So, we have 54.92 meter. So, ayan na yung final answer.